Hello guys, isa ka rin bang OFW na nangangarap na magkaroon ng bahay? So ito nga po yung aking napundar. Nakabili pa ako ng bahay bilang isang single mother. Ayan po yung pinag-ipunan ko na magkaroon ako ng tinatawag na sariling bahay. So, ayan nga guys yung hagdanan, pinabago ko po yan, pinadagdagan ko po kasi yung unang gumawa niyan is yung palpak ba. So, ngayon, light brown yung pinalagay ko na tiles at ito nga guys, ito na yung update ng aking bahay kubo at ayan nga po ay yung kwarto ng aking anak at saka nilagyan na rin po ng kisami. Ito naman po yung kwarto ko. Dyan po yan sa second floor. Ayan guys, nilagyan na din po ng kisami at may tiles na din po siya. Sa ngayon, wala pa siyang bintana at marami nga guys yung nabago dyan. Ito lang yung masasabi ko. Di baling maliit, basta matawag na akin. Ayan guys, sa mga nangangarap po na magkaroon ng bahay, ipon-ipon lang po pag may time kasi bago ko po yan pinagawa, pinaghandaan ko muna na yung mga materials ay inipon ko muna po bago pinatayo siya. So ayan na nga guys, mga ilang araw, ayan nga na po, yay! Meron na siyang pintura kasi ang pinalagay ko po dyan is cream, ano siya, dirty white. So ayan na nga guys, nakikita ko na ang resulta ng aking bahay, kahit maliit lang, basta matawag na sa akin. At salamat din sa aking nanay, papa na masipag, na nandyan lang at mapagkatiwalaan about sa pera. At saka nakikita ko kung saan napupunta. Nakita nyo yun guys, ang ganda rin ng pagkagawa ng kisami doon sa may salasala. Yan guys, ito na yan guys, may pintura. Ito yung first floor, dito banda, hindi pa siya nagawa. So ito na po yung resulta niya ngayon. Yan. Bale yung tubular ng hagdanan, tinanggal po yun. Tapos ipapalagay na lang ulit. So diba ang ganda guys, meron na siyang may style siyang brown sa gilid. Saka sa baba is puti. Ayan na po yan ngayon. Hindi, yun yung maliit kong kusina. Pero hindi ako magluluto dyan guys para wala siyang dumi. So ayan na nga guys. Yung pagkagawa ng pintura is sa baba medyo dark cream. Sa taas is light lang. Ito yung aking maliit na CR. Ayan, marami guys yung binago. Nilagay na rin yung yung parang ano, bowl yung toothbrush yan. Tapos ayan, nilagay ng bintana kasi before walang bintana. Tsaka deep flush po yan, nagpalagay rin ako ng tubig. Ayan guys, marami pang aayusin sa ngayon. Ayan, diba? Nakatuwa lang guys kasi alam mo yung nandito ka sa ibang lugar tapos hindi mo pa naapakan yung napapagawa mong bahay. Ayan guys, yung kwarto ng anak ko. Ayan, meron na siyang pintura at saka ayan, wala pa nga talagang bintana guys. Papalagyan ko yan ng sliding window. Ayan, kasya lang sa kanya at ito nga sa kabila, ito din yung kwarto ko guys. Ayan, o diba, kahit magbukaka ka dyan, magising ka ng tanghali na at least hindi ka na maiistorbo. Kasi yung lumang bahay po namin sa nanay ko, dinugtong lang ito. Kasi yung lupa na nabili, hindi po sa amin yun. Pero yung bahay ng nanay ko na pinatayuan niya, sa kanya po sure yun. So ito nga po yun ang second floor. So ngayon, akit po tayo sa third floor. Ayan, nakakatuwa guys kasi meron na rin siyang yung hagdanan niya may mga tiles na din. Light brown din po ito. Ayan, ito yung third floor. Pwede pa siya na isang kwarto. May mga pintura na din siya guys. Ang pinalagay nga nila na
Ano nga yan, pintura ng bahay is kulay orange para daw maiba naman siya. Ayan, thank you guys for watching, and ipapakita ko po sa inyo ang buong ano ng bahay. Maliit lang siya pero nakakatuwa guys. Alam mo yung naiiyak ako pag nakikita ko yung video na may resulta na sa aking pinaghirapan. So, lalaki na lang ang kulang sa buhay ko. Chop-chop. So, ayan guys. Ayan na po yung aking bahay kubo, at wala pa nga siyang sliding window. At biglaan nga po ako napauwi dahil sa nangyari kay Lula. At yun nga guys, is nagkita na kami ng anak ko. Ang saya-saya.